ang paghihiwalay ng Soviet Union ang nagpatapos sa pagkatakot ng mundo sa isang digmaang nuklear. Pero nang dahil sa mga tensyon na nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa gitan sa Russia at Ukraine, Israel at Hamas at madami pang iba, madami ang naniniwala na nabubuhay na namang muli ang takot na ito. Pero gano'ng nga ba kadelikado kung sakali man na ang Russia at ang Amerika ay magpapalitan ng bombang nuklear? Ano-ano nga bang mga lugar ang pwede mong puntahan para makaligtas sa lahat ng ito? Yan ang ating aalamin sa Ilang Saglit Lab. Hindi na malabong mangyari na magkakaroon talaga ng ganitong klaseng kalalang digmaan, lalong-lalo na nga sa conflict na nagaganap sa Ukraine. At kung sakali man na maganap ito, sigurado na hindi sa dalawang bansang ito ikaw makakaligtas kasi magkakaroon talaga sila ng matinding pagkawasak. Ang bansang Russia ay ang may pinakamalaking nuclear power na sumatotal 5,977 na ang mga sandata ayon sa Federation of American Scientists. At kung gagamitin talaga ni Putin ito laban sa Ukraine, dito na magsisimula ang madugong digmaan. Kapag ito nga ay mangyari, lalaban din ang mga kaalyansa ng Amerika na NATO. At itong mga bansa na ito ay siguradong hindi din makakaligtas sa damage na matatanggap nila. Pero mas nakakatakot talaga pagmasdan ang mangyayari sa New York, Chicago, Houston, Los Angeles, San Francisco, at Washington, D.C. Ito kasi ang uunahin ng Russia ayon sa CBS News journalist na si John Dodge. May ginagamit kasi siyang isang open source data na mula sa Federal Emergency Management Administration or FEMA na tumutukoy sa mga posibleng target ng Russia. Pati ang mga lugar kung saan nakalagay ang nuklear ng Amerika na Colorado, Montana, North Dakota at Wyoming ay hindi din makakaligtas. Pati ang mga states na may active nuclear plants na Alabama, Arizona, Maryland, New Jersey at Tennessee ay masisira din. Hindi din malabong mangyari na tatamaan ang United Kingdom dahil na din sa pagtutuligsa nila sa pag-atake ng Moscow sa Ukraine. Sa katunayan, 35 na beses nang binantaan ng Russia ang United Kingdom kaya hindi talaga safe na andito ka sa bansang ito pag nagkataon. Pero kahit na walang konkretong datos kung saan ang mga NATO na bansa na ito ay tatamaan talaga ng nuklear, nakakatakot pa din kapag andito ka sa mga lugar na ito kung sakali man. Mabubura sila sa loob lamang ng kalahating oras. Hindi din makakaligtas ang Russia kahit sila pa ang naunang magpalipad ng bomba. Kasi hindi papayag ang Amerika at mga kaalyansa nito kung hindi ito gaganti. Sa katunayan, may ginawang mga nuclear ang Amerika na mas malaki, mas delikado at 24 times na mas malakas kumpara sa pinasabog noon sa Japan. Ito ay may 360 kilotons na lakas. Hindi lamang yan, meron pang mas malakas dito na 1,200 kilotons na magpapaabulang naman sa iyo ng segundo. Mayroon isang daang ganitong klaseng bomba ang Amerika. Pero kahit na wala ka sa mga bansang ito, hindi ka pa din daw makakaligtas ayon sa isang pag-aaral na ginawa noong August 2023. Kasi ang konsekwensa ng mga bomba na ito ay magdudulot ng pangmalawakang taggutom. Ang mga usok mula sa mga nasusunog na mga bansa ay mapupunta sa mga kaulapan na tatakip sa sikat ng araw na siyang magiging dahilan ng pagkamatay ng mga tanim na magdudulot ng pagkasawi ng 5 bilyon na buhay. So, kung sakali man na mas titindi ang konflik ng Russia at US at matutuloy nga ang digmaan, walang lugar o bansa sa mundo na pwede kang magtago. Lahat ay maaapektuhan, lahat ay magdurusa, lahat ay pwedeng masawi. Kung ano man yun, ay wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Naiadya niya tayo sa ganitong klaseng kaganapan at bigyan niya tayo ng proteksyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo.